Panginoong Jesus ang kanyang iglesia, lalo na itong Seventh-day Adventist Church. Itinatag ito na mayroong layunin, dalawang layunin. Una, ibahagi at ituro ang walang hanggang mabuting balita sa buong daigdig. Pangalawa, hindi lamang tayo mamamalita o mamamahagi ng mabuting balita kung hindi makita din sa buhay natin ang buhay ng Panginoon sa bawat nananampalataya at ganun din sa buong iglesia. Gusto kong pabuksan sa inyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 24 verse 14. Kasi hindi naman interactive ito, kaya buksan nyo na lang. Matthew chapter 24 verse 14. Ang sabi diyan ay at ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipapangaral sa lahat ng sanlibutan. Karamihan, binabanggit lang natin na the gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Tapos tumatalon tayo doon sa then shall the end will come. Doon tayo kinakapos sa for a witness unto all nations. Sa preaching, marami na tayong preaching. Ang kulang natin yung demonstration, yung living, yung demonstration sa buhay natin, yung ebanghelyo. Kaya ngayon, tuwing ako'y iniimbita na magsalita at sa unang pagkakataon sa iglesia na pinupuntahan ko, ito lagi yung tinatopic ko, yung ating scripture reading, John chapter 16 verses 8 to 11. Ngayon, dahil tayo ang buhay natin ay galing kay Adam at tayong lahat ay mga makasalanan, regardless ating religious affiliation or denominational affiliation, imposible sa atin na humanap sa Panginoon, maunawaan ang kanyang salita, kinakailangan ang gawain ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga na ating mapag-aralan ngayon ang gawain ng banal na Espiritu. Ngayon, dito sa John chapter 16 verses 8 to 11, sinasabi ng dalawang bagay ang ginawa ng Panginoon dito. Una, inihanda niya ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis na siya ay papunta na ng langit at babalik na sa kanyang ama. Pangalawa, ay kanyang binanggit ang tatlong napakahalagang bagay na gagawin ng banal na Espiritu. Pag nabasa natin ang banal na Espiritu na ang sinasabi dito ay Comforter, na darating yung Comforter or banal na Espiritu, hindi niya tayo iko-comfort o aaliwin sa pangsariling mga kaaliwan natin. Halimbawa, marami tayong problema o kasama na itong COVID o namatayan tayo ng mga mahal sa buhay. Kasama rin yung comfort doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero ang pinaka-comfort, pinaka-aliw na ibibigay sa atin ng banal na Espiritu ay yung katiyakan na meron tayong tiyak na kaligtasan na ginawa na ng Panginoong Jesus sa kanyang banal na kasaysayan. Tandaan po natin yan, mga kapatid, kasi isa sa mga problema, sermon na kaagad ito, total, nandito lang naman tayo sa video, kaya ibibigay ko na talaga yung tunay na sermon. Okay. Maraming mga pagkakataon na tayo ay inatasan ng Panginoon na ibahagi at ituro ang ebanghelyo, mabuting balita sa buong mundo. Ngunit ang ibinabalita natin sa buong mundo ay yung pangalawang pagdating. Yung pangalawang pagdating, mga kapatid, yan ay mabuting balita lamang sa mga nagpatuloy sa pananampalataya. Pero hindi yan mabuting balita sa buong mundo. Kaya bubuksan natin yung mabuting balita sa buong mundo. Revelation chapter 14 verse 6. Revelation chapter 14 verse 6. Ang sabi dito, at aking nakita ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng kalangitan na merong dalang walang hanggang mabuting balita na ipapahayag
sa lahat ng naninirahan sa lupa, sa lahat ng bansa, yung kindred, hindi ko alam masyado sa Tagalog. Ako nga pala ay tubong Masbate, kaya pag may narinig kayong high-sounding term na Tagalog, yun ay Bicol or Masbateño. So, kindred, lipi yata ito, lipi. And tongue, lahat ng mga pananalita, kung ikaw Bisaya, Cebuano, Ilocano, English, Spanish, and people. Ang ibig sabihin, ang walang hanggang mabuting balita ay para sa lahat. Ganon din itong gospel, Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness. Dahil dito sa gospel na ito, lahat ng tao sa mundo, mula kay Adam, papunta sa huling batang ipapanganak bago dumating ang ating Panginoong Hesus, sila ay kasama sa kaligtasang ginawa ng Diyos doon kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan. Ngunit, upang maging ang magandang balita, the everlasting gospel, ay maging maganda at attractive sa mga tao, kailangan muna ng banal na Espiritu gumawa sa lahat ng makasalanan. Okay, gumawa sa lahat ng makasalanan. Ngayon, bago ako pupunta rito, may papaalala lang ako dito na kung ang mabuting balita ay yung pagdating ng Panginoong Hesus, para tayong pupunta ng airport, isasama mo lahat ng mga kapitbahay mo, sabihin mo na pupunta tayo sa airport, akong bahala sa inyong pamasahe, sasalubungin natin yung mga taong hindi natin kakilala. Ganun ang magiging dating pag magbahagi tayo na si Kristo ay darating doon sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo na siya ang kanilang manlalalang at tagapagligtas. So ngayon, kailangan gumawa ang banal na Espiritu. Ito na yung gagawin ng banal na Espiritu. John chapter 16 verses 8 to 11. Dito sa verse 8, ang sabi ng Panginoon dito, at pag siya'y dumating, yung ating aliw, yung comforter, uulitin ko, yung comforter is giving us a comfort that while Jesus is not around anymore, sasabihin ng banal na Espiritu that you have a blessed assurance of salvation. Sabi ng Panginoon, at pag siya'y dumating, kanyang, ano nga sa Tagalog yung reprove, patutuhanan, o sabi kanina sa scripture reading natin ay susumbatan, parang hindi magandang translation yung sumbat eh. Pero patutuhanan niya, kukumbinsin niya ang buong sanlibutan, kita niyo worldwide ito, buong sanlibutan ng tatlong bagay. Tatlong napakahalagang bagay. Una, kasalanan. Pangalawa, katwiran. At pangatlo ay paghatol. Ngayon, pinaliwanag ng Panginoon dito sa verse 9, 10, and 11. Ang sabi dito sa verse 9, sa kasalanan, sapagkat sila ay hindi naniniwala sa akin. Tayong mga Kristiyano, karamihan o kalimitan, pag tinanong tayo kung anong kasalanan, ang sagot kaagad natin ay pagsasalangsang sa utos. Pero dito, hindi pagsasalangsang sa utos ang ginawa ang binigkas at sinabi ng Panginoon. Kung hindi, kasalanan dahil hindi sila naniniwala sa akin. Ngayon, dalawang bagay ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Natandaan natin. Una, gaano man tayo kabait o ano man ang status natin sa buhay, taga-Amerika man tayo, taga-Pilipinas o kung saan, kung gaano man tayo ka-religyoso, gaano man tayo ka-active sa church, kung tayo ay walang Panginoong Hesus sa ating buhay, we are lost. So kailangan kumbinsihin muna ng banal na Espiritu na tayong mga tao ay walang mabuting nananahan sa atin. Halimbawa, pagtapos nitong COVID-19 at pwede na kayong mag-shopping uli sa Showmart, sa SM, total, inatasa naman tayo ng Panginoon na magbigay ng mabuting balita, magbahagi. Hanap ka agad kayo ng medyo maliit sa inyo at medyo isosorbe nyo na medyo mahina-hina kaysa sa inyo. At sasabihin mo, Brad, or sis, excuse me,
meron lang akong sasabihin sa iyo, may ipapaabot ako sa iyo. Siyempre, bilang respeto, sasabihin ano 'yon? Itong sasabihin mo. Kapatid, meron akong balita sa iyo na alam mo ba na mula sa inyong puyo hanggang sa inyong talampakan ay walang mabuting nananahan sa iyo? Ano sa palagay niyong reaksyon nun? At humanda ka ng tumakbo dahil alam mo na kung anong gagawin. Kasi insulto talaga yun sa kanya. So ganun ang gagawin ng banal na espiritu. Kaya lang medyo mabigat talaga yung sumbat. Kaya lang kinakailangan sumbatan tayo na sa ating sarili, in and of ourselves, wala talagang mabuting nananahan sa atin. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Pangalawa, na kung tayo ay napakabait at iniisip natin na parang tayo lang yung qualified sa langit, alam nyo yun yung pakiramdam na ganun? Na parang pagdating ng simba o pagdating ng mga religious activities, meron tayong sa likod ng pag-iisip natin parang tayong pinakabaling, magaling, tayo lang yung qualified para sa langit. Ganyan, dumaya ang kasalanan na nananahan sa atin. So from head to toe, there is nothing good in us. It doesn't matter how good we are, how religious we are, if we are without Christ, we are lost. So anong ibig sabihin ng Panginoon na, alam niyo mga kapatid, ito yung kasalanan na hindi magdadala sa isang tao o sino man, itong kasalanan na ito sa langit. The Holy Spirit will convict us of sin because they believed not on me. Bibigyan ko kayo ng isang verse. Bunta natin sa Hebrews chapter 10 verse 26. Itong verse na ito ay kalimitan nagagamit natin ng hindi tama. Babasahin natin ha. Hebrews chapter 10 verse 26. Mula sa bata at sa lahat kung anumang Bible ang ginagamit nyo, pabukas para aayusin natin to. Kasi most of the time, lahat ng mga pagbibigay natin ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, mas marami ang natatakot kaysa nagkakaroon ng pananampalataya. Hebrews chapter 10 verse 26. Ang sabi dito, "For if we sin willfully after we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins." Kalimitan ginagamit na ito, pag nalaman natin yung Sabbath at sumisimba ka pa rin ng hindi Sabbath, wala nang hain. O kung ngayon, limbawa, alam mo na yung tama, tapos gawin mo pa, wala ka nang hain. Mga kapatid, hindi yung Ten Commandments yung tinutukoy dito. Tinutukoy dito yung sakripisyo ni Kristo. Titingnan natin sa verse 10 and 14. Hebrews, ito yung context or pretext ng Hebrews chapter 10 verse 26. Huwag tayong kukuha ng verse at kung anong naisip natin. Kasi tama nga naman, if we willfully sin, pag tayo nagkasala na talagang decision na, eh sabi dito wala nang natitirang hain. Tingnan natin, Hebrews chapter 10, verses 10 and 14. Sabi dito, "By the which will we are sanctified through the offering of the body of Christ." Once, ilang beses? Once for all. Verse 14. "For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified." Isang beses lang inihain ng Panginoon ang kanyang buhay doon sa kras ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, iisa lang ang pamamaraan ng Panginoon ng pagligtas sa atin, pagbayad ng kasalanan, doon sa kras ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan mula kay Adam, papunta sa huling batang ipapanganak, doon inayos ng Panginoon, binayaran ang kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. So ang kasalanan na hindi magdadala sa atin sa langit ay ang kasalanan na hindi pagtanggap
sa ating Panginoon ang hindi pagtanggap sa Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo, ang mensahe ng Ebanghelyo ay magtuturo sa atin kung paano tayo mapuot sa kasalanan at magmahal sa kautusan ng Diyos at sa sumunod sa kanyang kalooban. Napaka-delikado mga kapatid, pag sinabi natin tayo ay nabuhay na maguli, may bagong buhay tayo kay Kristo, tapos yung pamumuhay natin sa araw-araw ay hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, that is an outward manifestation na hindi tayo namumuhay sa kanyang kalooban. So, napakahalaga mga kapatid na ibahagi, i-convince ng banal na espiritu ang bawat tao at gagamitin niya tayo syempre. Tandaan natin mga kapatid, ang banal na espiritu ay hindi co-redeemer. Ang banal na espiritu ang nagdadala sa ating Panginoon upang ang buhay ng Panginoon sa kanyang banal na kasaysayan ay maging totoo sa bawat buhay ng nananampalataya. Okay, so kasalanan. The sin of unbelief is the only sin na hindi binayaran dun sa cross. Ano mang kasalanan natin, hindi dahil sasadyain natin, kung hindi, kung tayo ay magkasala at nasalangsang natin ang kautusan at tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, anong gagawin niya? Siyempre, patatawarin niya tayo. Bakit? Dahil sa dugo ng cross ng Panginoong Hesus na ibinuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Diba? 1 John 1:9, if we sin, if we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness and to forgive us from all our sins. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, doon sa cross, binayaran ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Bibigyan ko kayo ng tatlong bagay kung ano ang tinanggal doon sa cross. Ano ang inayos ng Diyos doon sa cross? Una, tayong makasalanan ay kasamang pinatay doon sa cross. Pangalawa, ang ating kasalanan na namana natin kay Adam, itong prinsipyo ng kasalanan na nandito sa atin, ay hinatulan na ng Diyos sa Panginoon doon sa cross. Pangatlo, ang kamatayan na walang hanggan, kamatayan na bilang kabayaran ng kasalanan, ay giniba, inalis na ng Panginoon doon sa cross. Okay, isisihin natin 'yon. Una, 2 Corinthians chapter 5 verse 14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Basahin niyo sa Tagalog, babasahin ko sa English. For the love of Christ constraineth us. Why? Why the love of Christ constraineth us? Because we are convinced or we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So kung ang isa daw ay namatay para sa lahat, anong nangyari sa lahat? Patay. Kaya pag tinanggap natin itong mensaheng ito, ang ating patotoo ay laging Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Diba yan ang ginagamit naman? Pero buhay ka pa, Brother Epia. Yeah, buhay pa ako. But it's no longer I. But Christ liveth in me. Okay. So tayo, ang buong mundo, kasama doon, makikita natin yan mamaya doon sa verse 11. Pangalawa, yung kasalanan. Romans chapter 8, verse 3. Romans chapter 8, verse 3. Ang sabi dito, for what the law could not do that is weak through the flesh, God sent forth His Son in the likeness of sinful flesh. Kita nyo kung paanong paraan ng Panginoon mag-solve, maglutas ng kasalanan? The law is requiring something from us, but we cannot do it. Why? Because sin weakened us. Pinahina tayo ng kasalanan. So what did God do? He sent His Son in the likeness of sinful flesh, and on account of sin, He condemned sin in the flesh. Hinatulan yung kasalanan doon sa laman. Kita nyo mga kapatid,
So napakagandang balita. Alam nyo, pag tinawag natin ang Panginoon na Lord, salamat na iniligtas nyo kami. Tapos kakantay natin yung thank you Lord for saving my soul. Tapos alanganin pa rin tayo na kung makakapasok tayo ng langit. Napakalaking insulto yan sa Diyos. Biro mo, pumunta siya dito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Total quarantine naman ngayon, magpiesta na tayo sa salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ang sabi dito, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ came into the world to save the good people. Yan ba yung sa translation nyo? Jesus came to the world to save the good people or sinners? Sinners. Ay kayo dyan, mga sinners ba kayo dyan? Lahat na nakakarinig sa akin? Sinners ba kayo? Bad tonton? Sinner ka ba? Ha? Sinner ka? Hindi. Ah, sinner ka? Pareho pala tayo. Yung iba, sinner din. Kung kalahat kayo sinner, kagaya ko rin, welcome to the club. Praise God, we have a Savior, Jesus Christ. Amen? Tinan nyo, God, Jesus Christ, came into the world to save sinners. At pag magbigay tayo ng Bible study, huwag tayong aasta na parang mas banal tayo doon sa binabible studyhan natin. Mas makasalanan tayo kaysa kanila. Kasi sila walang hypocrisy kung ano yung pagmumura nila dahil hindi pa nila alam yung gospel. Sasabihin nila, tayo gusto natin magmura pero pipigilan lang natin kasi baka ma-misrepresent natin yung kinatatayuan natin yung pagkatao natin. So dati, kung nagmumura ka ng anak ka ng sinungaling yon, pag sinabi natin na anak siya ng demonyo, pag nagalit ka, murahin mo yung kagalit mo, sabihin mo, anak ka ng Diyos, magkapatid tayo, tanggal yung galit mo. So ganun ang gagawin natin. Ipipresent natin lagi ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas sa mga makasalanan. Okay? Yung pangatlo, yung sinasabi kong tinanggal niya na yung kamatayan. 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. 2 Timothy chapter 1 verses 9 and 10. Sabi dito, who hath saved us and called us? Tingnan niyo pag binasa niyo to mga kapatid. Tingnan niyo mga verb tense na ginagamit diyan, kung pang nakaraan, pang hinaharap or pang kasalukuyan. Nung maliit pa ako nasa high school. Hanggang ngayon, maliit pa naman ako, hindi talaga ako lumaki. Pero tumanda lang ako, pero yung size ko parang pareho pa rin. Sabi ng teacher ko, Filipino eh. Eh, hindi naman ako Tagalog. Oh, Ephraim, gamitin mo nga yung langoy sa panghinaharap, pangkasalukuyan at pang nakaraan. Eh, hindi ko naman naiintindihan yun ngayon lang dahil nakapag-asawa ako ng Tagalog eh. Alam ko na ngayon. So kung babalik pa ako dun sa high school, sigurado pasado na ako. Gamitin mo yung titik na langoy. Di ginamit ko naman, sabi ko, pang hinaharap, lalangoy. Pang kasalukuyan, lumalangoy. Pang hinaharap, nalunod. Nagalit sa akin yung teacher ko, binigyan ako ng 74. Kasi marunong daw ako magawa ng sentence, hindi lang ako marunong gumamit. So yan mga kapatid, napakahalaga pag binasa natin no, yung mga verb tense sa Bible. Who saved us and called us with a what kind of calling? Holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose. And grace, which was given to us in Jesus Christ. Tingnan nyo kung kailan ibinigay ito. Before the foundation of the world or before the world began. Verse 10. But now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Ito yung first coming. Hindi ito yung second coming. By the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Tinan nyo ha. Who hath abolished death. And tinanggal niya yung kamatayan. Saan nangyari yun? Doon sa cross. And hath
brought life and immortality. How? To light through the gospel. Kaya napakahalaga na ibahagi at ituro natin yung gospel. Yung pagdating ng ating Panginoon, yun ay pag-asa, ng mapalad na pag-asa ng Ebanghelyo. So the gospel is the birth, the life, the death, and resurrection of Jesus Christ, His holy history. Yun ang dapat malaman ng mga tao. Kaya malungkot mga kapatid, sa ating mga Bible seminar, puro tayo Jesus is coming, yung mga tao natatakot, syempre susuko sila kasi baka hindi sila makapasok sa langit. So puro self yung appeal natin. Ayaw ng Panginoon yun. Pupunta tayo dun sa pangalawa. Bakit ayaw ng Panginoon na pupunta lang tayo ng langit dahil natakot tayo sa Diyos o pagod na tayo dito sa sanlibutan? Mabilis yung oras pero bibilisan na lang natin to. Pangalawa, John chapter 16 verse 10. In-explain niya dito. Bakit susumbatan ng banal na espiritu ang sanlibutan ng katwiran? Bakit daw? Sapagkat ako ay paparoon sa aking ama at hindi niyo na ako makikita. Itinanong niyo ba ito mga kapatid? Kung ano yung pagpunta ng Panginoon sa Ama na has something to do with righteousness. Mga kapatid, alam niyo kung sinong unang nakakita sa Panginoon sa pagkabuhay, ano? Si Mary Magdalene. Ang sabi diyan sa Bible, sabi ni Jesus, touch me not. Huwag mo akong hipuin. So original doon, hindi lang yung hihipuin, kung hindi, yinakap ng mahigpit ni Mary Magdalene si Jesus. Ang sabi ni Mary, kung noon pinabayaan kita at namatay ka doon sa cross, ngayon hindi na kita pakakawalan. Anong sabi ng Panginoon? Huwag muna. Kasi ako ay pupunta sa langit, pupunta sa aking ama. Magre-report siya. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang gawain. Yan ang ibig sabihin ng Sabat, mga kapatid. Ang Panginoon gumawa ng langit at lupa, hindi siya tumigil hanggang hindi natapos lahat. At nung nakita niya lahat ay maganda at mabuti, siya ay namahinga sa araw ng Sabat. Pumasok ang kasalanan, gumawa na naman ang Panginoon. Hindi na maglalang kung hindi ginawa niya ang kaligtasan para sa lahat ng na-damage ng kasalanan. Ngayon, doon sa gawain ng Panginoon, pinadala ng Ama si Kristo dito sa mundo, hindi upang mamasyal kung gaano kaganda dyan sa Maragondon, sa Cavite o Taal Volcano. Pinadala ng Panginoon ng Ama si Kristo para maging tagapagligtas. Wala sang sweldo, walang allowance, walang bakasyon. At tinapos niya ang kanyang gawain. Titingnan natin, bago doon sa cross, ano? May prayer si Jesus dito. Ang prayer niya sa John chapter 17. Paalala lang mga kapatid. Lagi nating ginagamit yung Matthew chapter 6 verse 9 na the Lord's Prayer, yung Our Father. Hindi yung Lord's Prayer yung ang tinuturo ng Panginoon kung paano manalangin. Ang Lord's Prayer is John chapter 17. Sabi niya dito verse 3. John 17 verse 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Verse 4. I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou hast given me. Sabi niya, tinapos niya ng kanyang gawain na binigay ng Ama. Anong gagawain? Nasa context ito ng cross. Ito yung prayer niya doon sa Gethsemane. So, pwede niyo lang siyang mamahinga pag natapos ang kanyang gawain. Siguro naman, alam nyo kung anong araw namatay ang ating Panginoong Jesus. Doon muna tayo sa namatay. Nung namatay si Kristo, kasama tayo. Kasama yung kasalanan at kasama yung kamatayan. Bago namatay ang Panginoong Jesus, hindi 7 last words ang binanggit niya. 3 lang. Kumisan nga, sabi niya, Father, in thy hands, I commit my spirit. 8. Pero sa John chapter 19 verse 30, 3 lang. It is finished. Yan ang ibig sabihin ng Sabat.
Pag pumasok tayo at nangilin tayo ng Sabat, sinasabi natin sa sarili natin, salamat Panginoon na tinapos nyo na ang aking kaligtasan. Actually, hindi lang sa akin eh. Yung experience, mga kapatid, yun ang personal. Pero yung iniligtas niya ay ang buong mundo. Kaya ang mabuting balita dapat ipamahagi sa buong mundo. Okay? Ngayon, bago namatay ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang buhay, sinabi niya sa mga naggagaling-galingan, nakagaya ko rin, sabi niya, huwag niyong iisipin na ako ay pumarito upang wasakin o sirain ang kautusan. Ako ay pumarito upang tuparin. Ano yung nandun sa kautusan na kanyang tutuparin? Sumimba siya ng araw ng Sabat dahil yun ang kanyang kaugalian. Hindi yun. Ang kautusan, mga kapatid, merong dalawang hinihiling. Katwiran, ibig sabihin sundin mo siya ng tuloy-tuloy, hindi partial. Pag sinunod mo yun, mabubuhay ka. Ay nagkasala na nga tayo, hindi na natin masunod. So hindi na natin kaya. Ngayon, dahil hindi natin kaya, ang pangalawang hingi ng kautusan ay yung justicia, justice of the law. Pag hindi natin nasunod yung katwiran, haharap tayo sa justice of the law. What is the justice of the law? The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa o ang taong nagkasala ay mamamatay. So dapat patay tayo. Ngayon, bago si Kristo namatay dun sa cross, sa kanyang pagkatao, na kanyang kinuha yung ating makasalanang pagkatao, he was able to produce a perfect righteousness. Pero dahil siya ay ang katawan na kanyang kinuha, yung katawan nating makasalanan, kailangan itong katawan na ito ay dadalhin doon sa cross. Basahin nga natin yung Romans chapter 4 verse 25. Romans chapter 4 verse 25. Ang sabi po dito, mga kapatid, ay ganito. He was delivered for our sins. Doon sa cross. And he was resurrected again. For what? For our justification. Ang ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan, di ba kamatayan? Bakit ba bayaran ng kamatayan ng kasalanan? Kasi yung kasalanan ginagawa trabaho. Ikaw nga magtrabaho na hindi kabayaran, anong sasabihin mo sa boss mo? Halimbawa, nagtrabaho ka ng isang buwan, tapos sabihin ng boss mo, ito yung regalo ko sa'yo. Magagalit ka sa boss mo, hindi ito regalo. Ito ay pinagkitaan ko. Di ba? Oh. Dahil ang kasalanan ay ginagawa, kailangan bayaran. So si Kristo, ibinigay ng Ama para maging kabayaran ng kasalanan natin. Lahat ng kasalanan. Alam niyo yung third stanza ng When Peace Like a River? My sin not in part, but a whole. Ano nangyari? Was nailed at the cross and I bear it no more. Kita niyo mga kapatid? Wow! Napakaganda ng mensahe na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. So ngayon, doon sa ginawa ni Kristo sa kanyang buhay, yun ang katwiran na pwede lang pumasa sa Ama. Yung katwiran na yun, yun ang mabuting balita na ibabahagi sa buong mundo na pag wala kang katwiran na ito, ang mangyari lang sa atin, self-righteousness. Hindi ito pwede sa langit. Pag binasa niyo yung Romans chapter 10, verses 1 to 3, ang panalangin ni San Pablo, na sana siya ay maging sumpa na lamang para maligtas ang kanyang mga kasama ng mga Hudyo. Bakit? Kasi sila ay mangmang sa katwiran ng Diyos, sila ay gumawa ng sarili nilang katwiran. So isa sa pinakamalaking problema ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa Laodicean, mga kapatid, ay believe tayo sa ating katwiran. Kaya nakikipag-bargain ang Panginoon na bumili kayo. Sinabi ng Panginoon, kayo ay mga pulubi at kawawa at miserable, bulag, hubad. Tapos yayayain na tayo bumili? Saan tayo kukuha ng pambili? Ang gusto ng Panginoon, ibayad natin yung ating self-righteousness
which is like filthy rags, at tanggapin natin ang kanyang katwiran. Sa oras na tinanggap natin yung katwiran niya, mula sa oras na tinanggap natin yon hanggang pagdating ng araw ng paghukom, meron na tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Amen, mga kapatid. Imposible sa atin na magbigay ng mabuting balita sa buong mundo na ipatanggap natin ang Panginoon na tagapagligtas na yung mga mukha natin ay mga mukhang hindi ligtas. Ano, Brad? Ligtas ka na ba, sister? Sasagot, kung maawa ang Diyos, patawarin ako sa kasalanan, sana naman lamang ay mailigtas niya ako. Kung maawa ang Diyos, ay paano kung hindi? Ang Diyos, mga kapatid, ay maawain at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ating ikaliligtas. So mga kapatid, sasabihin ko dito sa inyo ngayon, alam niyo na to, pero ididiin ko lang na meron tayong tiyak na kaligtasan. Kasi ang kaligtasan natin at ang katiyakan nito ay hindi nababase sa ating gawain o sa ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Ang ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng nananampalataya is to produce the righteousness of Jesus Christ. Hindi tayo sisimba, magbigay ng Bible study at maging tapat sa Panginoon upang iligtas niya tayo. Nagiging tapat tayo sa Panginoon, sumisimba tayo, nagba-Bible study, lahat ng mabubuting ginagawa natin dahil hindi na tayo ang namumuhay, ang banal na Espiritu na dinadala ang buhay ng ating Panginoon. So pagdating ng panahon, matutupad ang hula sa Revelation chapter 18 verse 1. Revelation chapter 18 verse 1. Ang sabi doon, nakita ko ang isang anghel na nagmumula sa langit na merong dalang dakilang kapangyarihan. At ang buong sanlibutan ay naliwanagan ng ano? Ng kanyang kaluwalhatian. So hindi lamang tayo linigtas mula sa ating kasalanan, mga kapatid. Kung hindi, tayo rin ay gagamitin ng Diyos upang tayo ay maging daluyan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kaluwalhatian na kung saan ito ay nawala noong nagkasala ang ating mga magulang. Kita niyo, mga kapatid? Ngayon, pupunta na tayo doon sa pangatlo, pagkakasala ng mga magulang. Anong gagawin ng banal na Espiritu sa verse 11? Sa paghatol o paghukom. Bakit susumbatan ng banal na Espiritu ang buong sanlibutan sa paghatol? Bakit daw? Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan, tinan nyo na naman yung verb tense, ay nahatulan na. Paano nangyari ito? Titingnan muna natin ha. John, atras tayo. John chapter 12. Umpisa tayo sa, wala na yata ang time eh. 3 minutes na lang ako extra, no? 3 or 5 minutes. Kasi baka nagmamadali tayo, baka gutom na eh. Hindi ko kasi marinig. Ilang minutes pa? 5 minutes? Sige po, Tito. Ha? Okay po, 5 minutes. Okay. O kaya, kumain na lang kaya kayo ng pagkain dyan. Ituloy na lang natin to. Hindi. Joke lang. Baka magsawa na kayo sa akin. Anyway. So, ang sabi ng Panginoon dito sa verse 31 ng John chapter 12. Ngayon. Wow, ngayon ano? Sabi niya, ngayon ang paghatol sa sanlibutan. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ay palalayasin. Kailan yung sinasabi niya ngayon? Titingnan natin sa verse 32. And I, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Verse 33. That he said, signifying what death he should die. So mga kapatid, yung kamatayan ni Kristo ay hindi basta-basta kamatayan. Napakahalagang malaman natin kung anong ikinamatay ng Panginoon. Dahil wala na tayong oras, i-discuss ko lang sa inyo itong hatol. Bakit hahatulan ng sanlibutan, ng banal na Espiritu ang sanlibutan? Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ay hinatulan na. Okay. Children's story muna tayo. Nung linalang ng Diyos ang tao, pinakahuli na linalang ng Diyos ay ang tao. So yung unang araw ng tao, yung first 24 hours ng tao ay Sabbath.
Nag-umpisa ang tao mamuhay, mamahinga sa Diyos. Pagkatapos noon, saka sila magtatrabaho. Pero ang Diyos, nagtrabaho muna at namahinga. Pag tinanggap natin ang Panginoon bilang manlalalang at tagapagligtas, ganun din. Mamamahinga muna tayo, linigtas niya muna tayo bago tayo gagawa ng mabuti. Kasama na ang pag-ingat ng kautusan. Hindi tayo iingat ng kautusan at pag naingatan natin yon, ililigtas tayo ng Diyos. Hindi po ganun. Pinalaya muna ng Diyos ang mga Israelitas doon sa Egypt. Binautismuhan sila doon sa Red Sea at tinuruan sila lahat ng doktrina for 40 years. Sa ilang bago sila papasok ng lupang ipinangako. Okay? Ngayon, pagkalalang ng Diyos sa tao, binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang linalang. Pumasok si Satanas, ginamit ang ahas sa pamamagitan ni Eva at tinukso sila at si Adan bilang isang pinagkatiwala ng Diyos. Kinain niya yung hindi pinapakain ng Diyos, siya ay nahulog sa kasalanan. Yung kapangyarihang yon ay inagaw ni Satanas. Kaya yon ang tawag sa kanya ng Panginoong Hesus, prinsipe ng sanlibutan. Si Pablo, Panginoon ng sanlibutan, or God of this world, Diyos ng sanlibutan. Tingnan nga natin yung sabi ni Pablo. Bakit maraming, kahit nagsisimba tayo, alam nyo ba yon? Kahit nagsisimba tayo, hindi naman lahat nakafocus yung mind natin sa Word of God eh. Ba ang sabi ni Pablo? Ah, ito. 2 Corinthians chapter 4. Sabi dito, verses 3 to 6. 2 Corinthians 4, 3 to 6. Matatapos na tayo. For if our gospel he hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ang Diyos ng sanlibutan ang nagpapabulag sa kaisipan ng mga taong hindi naniniwala. Kaya mga kapatid, napakahalaga na gawain ng Banal na Espiritu sa hindi pa nakakilala sa Diyos, sa pagpapakilala sa Diyos, at ganun din sa mga nakakakilala na ng Diyos na kagaya natin. Lahat ng oras at segundo sa buhay natin, isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ngayon, yung sinasabi niya na ngayon, doon sa John chapter 12, doon yung sa cross. Ang ibig sabihin mga kapatid, doon sa cross, hinatulan ang buong sanlibutan, lahat ng tao, sa kamatayan. Ipinako tayo kasama ni Kristo. Pangalawa, tinanggalan na si Satanas ng kapangyarihan. Siya ay pinalayas. So ang ginagawa ni Satanas ngayon, dahil talo na siya, ginagawa niya, dinadaya niya lang ang mga tao. Kaya huwag tayong padadaya, mag-spend time tayo sa Word of God, mga kapatid. Kaya yan ang sinabi ng Panginoon na ngayon nahatulan na ang sanlibutan. Isa sa mga doktrina ng Biblia na nagpo-produce ng takot sa halip na pananampalataya. One of the teachings in the Bible, lalo na sa atin, ang mga Adventist. Pag tinuro natin yung investigative judgment, maraming lalapit sa Diyos dahil sa takot. Pero ang investigative judgment, mga kapatid, ay good news. Hindi tayo iimbestigahan kung anong ginawa natin. Kung hindi iimbestigahan kung tayo ay nandito si Kristo sa buhay natin. Tingnan niyo mga kapatid, dahil amen, sa ginawa ni Kristo sa kanya, sa atin, sa buong sanlibutan, kasama tayo lahat. Okay, mula sa kanyang kapanganakan, patungo sa kanyang pagkabuhay na maguli, kasama tayo doon. Tingnan natin Ephesians chapter 2 verses 4 verses 5 and 6. At pag-aralan nyo rin ito, hindi lang dahil sa sermon, pag-aralan nyo rin mga kapatid, para magkataon tayo ng totoo sa isip at buong buhay natin na kay Kristo tiyak ang ating kaligtasan. Ang sabi dito, Ephesians chapter 2, verses 5 and 6, habang tayo ay mga patay sa kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Tayo ay binuhay niya. Hindi individual, tingnan yung word. Kalakip ni Kristo. Kailan niya tayo binuhay? Nung si Kristo ay naging tao. Yun ang foundation ng ating spiritual birth or born again experience. Yan ang foundation. Lahat ng gagawin natin, lahat ng karanasan natin bilang Kristiyano ay nakapundar
doon sa ginawa ng ating Panginoon mula sa kanyang pagkabuhay. Verse 6, at tayo ay kanyang binangon. Paano tayo binangon ng Diyos? Kalakip niya. At pinaupo sa langit na bayan kasama doon kay Kristo. Kita nyo, lahat na meron tayo sa ating pagiging Kristiyano, meron tayo dahil doon kay Kristo. Kita nyo mga kapatid? So God, the Holy Spirit will convict the world of sin because without Christ, it doesn't matter how good we are. If we are without Christ, we are lost. Number two, of righteousness. Dahil ang katwiran lamang ni Kristo ang magbibigay sa atin ng titulo mula ngayon sa pagtanggap natin hanggang sa araw ng paghukom, yun ang magbibigay sa atin na tayo ay papasa at papasok sa langit na bayan. Amen mga kapatid? Biro mo, inihanda ng Diyos yung langit na bayan tapos sasabihin natin, di ko tiyak. Kaya nga ako ay I'm striving. Sinisikap ko maging mabuti at maging tapat sa Diyos, baka nalang maawa ang Diyos, ay iligtas niya ako. Hindi po ganun. Kahit anong sikap ng laman, impyerno at kamatayan lang talaga ito. Sa cross lang talaga itong buhay natin. Kailangan patayin ito upang sa pagkabuhay ng ating Panginoon, doon niya tayo bibigyan ng bagong buhay. The resurrected life. Okay? So mga kapatid, tayo ay hindi lamang linigtas ng Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan na hindi na tayo guilty, kundi gagamitin din tayo na maging kasangkapan, daluyan ng kanyang kagalakan sa kaligtasan. So pag merong mga tao na ating makasalamuha, si Kristo ang makikita sa atin. Na kahit merong COVID-19 na nagdudulot ng kamatayan, hindi tayo matatakot. Bakit? Ba't ka matatakot kung patay ka na? Ang natatakot lang yung mga Kristiyano na nagpapatay-patayan. Pero buhay pa rin sa sarili. Maisuko ang sarili sa cross ni Kristo upang sa pagkabuhay ni Kristo, tanggapin natin ang kanyang buhay sa magitan ng Banal na Espiritu. At last point, tayong mga Kristiyano, kaya pinipreserve ng Panginoon ang ating buhay dahil tayo ang magbibigay liwanag sa madilim na sanlibutan. Anong liwanag? Ang pag-ibig at kwatwiran ng ating Panginoong Hesus. Anong klaseng pag-ibig? Hindi phileo, hindi storge, hindi eros, agape. Pag mangyari yan sa kanyang mga anak, darating na ang wakas kasi naging patotoo na sa buhay natin. Tapos na yung sermon, yung demonstration naman sa buhay natin. Alam nyo kung kailan mag-uumpisa yung agape? Kung kailan natin ibibigay yung agape? Sa ating church board meeting. Pag wala nang away sa church board meeting, doon mamamanifest yung agape ni Lord sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia. If we will learn to love those who oppose us, then the Holy Spirit is manifesting His life in us individually as well as corporately. So mga kapatid, sana tayo ay maliwanagan ng pag-ibig ng Diyos, ng katwiran ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay mamuhay, hindi na tayo kung hindi si Kristo na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay niya para sa atin sa ikaliligtas ng mga makasalanan na kagaya natin. At darating ang wakas, maluluwalhati ang Panginoon at tayong lahat ay uuwi na sa langit na bayan na kanyang inihanda bago pa itinatag ng sanlibutan. God bless you all. Happy Sabbath. Amen. And I love you all in the name of the Lord. Amen. 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 Ama namin banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig na inihayag sa buhay at kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng inyong bugtong na anak. At ito ay inyong pinabahagi sa amin sa magitan ng Banal na Espiritu. Aming dinadalangin na kami bilang tugon ay lumapit at magpasakop sa Banal na Espiritu sa aming buong buhay upang matapos ang inyong banal na gawain. Luwalhatiin ang inyong dakilang pangalan at ang lahat ng tao ay makilala kayo na bilang Diyos na naglalang, Diyos na nagligtas, Diyos na aming provider, Diyos na aming protector. Sa lahat ng aming pangailangan, kami ay inyong sinasamahan at binigyan. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay,
Nawa ang inyong patuloy na pag-ibig, ang biyaya ng aming Panginoong Hesus, at patuloy na pagkikisama, paggabay at panahan ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan hanggang sa kayo ay dumating sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.